welcome back to my channel. And for today's video, I'm sure nabasa niyo na yung title. So, I just had eyelash extensions last Monday. So, today is Saturday. 5 days na siyang nasa mata ko and I super, super love it. Matagal na akong gusto magpa-eyelash extensions. Mga ilang months, ilang years na rin. Pero, I never had the courage to do so. Kaya, ayan. Eto sila up close. So today, ikakwento ko yung experience ko kung masakit ba siya, matagal ba siya, and etc. etc. So first, nagpalagay ako sa eyelash extension salon. Madami silang branches. Doon ako sa Alimol branch nila kasi yun yung pinakamalapit sa akin. And also, para madali lang kapag kailangan ko ng refill and retouch. So, madami silang types. Meron silang fine, natural, mascara effect, and full. Ito sa akin is mascara effect. Medyo makapal. So, ang ibig sabihin ng fine, super onti lang. I'm not sure kung ilang pieces yung strands. Meron din silang natural, ito, mascara effect, and full. Yung sa akin kasi, kada one piece of eyelash, merong dalawang nakadikit. So, ayun, medyo madami yung pinalagay ko and mahaba. Itong sa akin, approximately 100 strands per eye. So, nasa 200 to 200 plus overall. Medyo madami yung pinalagay ko kasi gusto ko talaga yung talagang full na full pack na eyelash talaga. As in yung makikita nyo na nagpa-eyelash extension ako. So, medyo I regret that decision kasi super hirap talagang i-maintain. Lalo na yung sa akin kasi ang kapal niya and hindi mo siya pwedeng thoroughly i-brush. Kasi, minsan dinrush ko siya ng todo, natanggal 4 na strands. Thankfully, hindi naman natanggal yung natural lash ko. So, pwede ko na lang siyang ipa-refill. Pero kung first timer kayo, katulad ko, I recommend na mag fine or natural lashes muna kayo kasi para hindi kayo manibago. Ako kasi super nahirapan talaga akong i-maintain. And also, dapat prepared kayo bago kayo magpalagay. Dapat wala kayong eye makeup para wala nang hassle na dun kayo magtanggal ng makeup. And dapat nag-research kayo bago kayo pumunta sa shop na pagpapagawaan nyo ng eyelash extensions. Dapat medyo trusted na and dapat hindi sila yung nasa tabi-tabi lang. So, yun. Ang gusto ko kasi dun sa eyelash extension salon, mapipili mo kung gaano kadami yung strands, kung gaano kakapal yung hibla, and kung gaano kahaba yung eyelash. Yung sa akin, medium size, so mahaba siya. This is the medium size. Itong sa akin, mascara effect na slim lang and medium size. I really love them so much as in nagbago yung buhay ko dahil dito. I'm not exaggerating pero talagang pag-gising mo, mukha kang babae. Ako kasi parang feeling ko mukha kong lalaki pagka walang makeup. Tapos, ayun, pag-gising mo, parang kahit wala kang makeup, ang ganda pa din talaga. Effortless na ganda. Yun nga lang, medyo mahirap siyang i-maintain, alagaan. And yung process, so pagkarating mo doon, tatanungin ka nung receptionist kung anong gusto mong paggawa. Doon mo na itatanong kung yung lahat ng gusto mong itanong, kung ang gaano katagal gawin, hanggang kailan magtatagal yung eyelash, mga etc. etc. So, meron silang sample doon. Yun, hingi kayo ng sample para makita mo yung itsura ng papagawa mo. Meron silang sample. Hindi ko na na-videoan kasi nagre-relax lang talaga ako nung time na yon, me time ko nung time na yon. Super nakaka-relax talaga doon and yung aura sobrang tahimik. And yung customer doon, isa lang that time. And patapos na siya. So nung ako na, mag-isa na lang ako as in tahimik, malamig, ang sarap. Pati yung chair nila ang lambot as in nakatulog ako habang ginagawa. So ayun nga, pinahiga na ako dun sa chair. And magpakilala yung si ate na maglalagay sa akin, ganyan. Sabihin ko lang daw kung masakit or may something, etc. etc. So, yun, humiga na ako. May kumot sila, so talagang nakatulog ako that time. But, nung ilalagay na yung first lash,
pagkalagay sa akin, naramdaman ko talaga yung gamot as in, parang nag-spread na ganun, no? Sobrang hapde sa mata. As in, mahapde talaga. Muntik na akong dumilat, pero pinipilit kong hindi. Tinitiis ko na lang matulog, ganyan, kahit sobrang hapde niya sa mata. Hindi ko alam kung bakit walang nagsabi sa akin na mahapde, o sa akin lang mahapde. Siguro, sensitive yung mata ko, or something. Pero mahapde talaga siya, guys. Sana yan lang, as in, titiisin mo lang talaga. So yun, yung sa akin, inabot ng 1.5 hours kasi mascara effect daw, matagal. Munta ako din ng 3:30 PM, natapos kami ng 5. Ayun, after niyang ilagay, mag-wait ka pa ng couple of minutes para matuyo. And papaypayan naman ni ate para matuyo siya agad. And yun, nung pagdilat ko, binigyan ako ng salamin and nakita ko, ang ganda talaga. As in, na-inlove agad ako. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang binalak magpaganto. And I super love it so much talaga. As in, tatry kong alagaan to na mas patagalin pa yung lifespan niya. Medyo ang hapdi niya talaga, as in talaga. Lalo na kapag inopen mo na yung eyes mo, super hapdi. Buti na lang meron silang eye drops doon, pinatakan nila yung mata ko kasi ang hapdi talaga. Pero after na nag-grocery pa ako mag-isa, so ayun, naramdaman ko yung mga tao tumitingin sa pilik mata ko, ganyan. Ewan ko kung sinasabi nilang mukha akong tanga or maganda, ewan ko kasi super haba yung kapal talaga yung pinalagay ko. This one is yung sa akin, 1,000 pesos. So yun guys, super madali lang yung application talaga. Pwede kang matulog. And yung talagang mahirap is the days after ng application. So the day after, naramdaman ko yung mata ko pag gising ko sa umaga. Super, parang hindi ko mabuksan yung mata ko. Tapos sobrang kate. Alam niyo yung feeling ng may sore eyes? Yun talaga, tapos namula yung mata ko. Pinicturean ko, ito siya. Super, hindi naman super pula, pero may part na namula. So, nagpanik ako, nagpabili ako ng eye drops, ng eye mo. Sabi ko, hala, baka madumi yung gamit nila or something. Pero hindi naman. Sabi nung friend ko, normal lang daw yun. Dahil dun sa adhesive na ginamit nila. So, yun, after ko naman gumamit ng eye drops, nawala naman na yung pula. And, ayun, I just keep my eye drops handy para, kunyari, pag na-irritate yung eyes ko. Yun, pwede natin gamitin. So, yun yung the day after. Kinabukasan naman nun, the third day, may natanggal na akong eyelash dito. Dito. Kasi, gumamit ako ng spoolie na medyo matigas. Kasi may mga nabasa ako sa internet din na sabi, i-brush daw pagtapos maligo. So, yun, edi brush-brush naman ako. Pagka-brush kong ganun, sumama yung apat na strands. Thankfully, hindi naman nasama yung natural eyelashes ko. So, okay lang. Papa-refill ko na lang ulit. Pero yung ginamit ko kasi ito, spoolie siya na medyo matigas. Yun yung tandaan niya, guys. Huwag kayong gagamit ng medyo matigas na spoolie. So, nakahanap ako ng malambot na spoolie from my eyebrow pencil. Ito, super lambot niya as in. Malambot talaga siya. So, ito yung ginagamit ko ngayon pang brush. Para ayusin yung eyelashes na medyo sumasaliwa na. Ayun, mag-fall out daw talaga siya over time. So, huwag kayo mag-panic na, bakit natanggal? Kasi kanina natanggalan ulit ako. So, anim na yung natanggal from this eye. Pero dito sa kabila, wala pang natatanggal. So, hindi ko alam kung pantay pa sila. Pero mukhang pantay pa sila. Ang refill and retouch is 1 to 2 weeks. Dapat bumalik ka doon sa shop to get them done. And yun, syempre may bayad, depende sa damage or kung anong kailangan i-retouch. So, yun lang guys. I think this video is getting a bit longer. Yun lang ang mga kwento ko sa ngayon. I am planning to make a video to how to prolong the lifespan of your eyelash extension. So, please leave a like if you want that video. And that's all guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye!